Magandang umaga sa inyo, mga teng. Ayan, bali andito po tayo tamang tambay, umagang umaga. Tambay-tambay lang. Ah, marami kasi akong nakikita sa Facebook, sa mga Facebook page ng mga Sniper 150 na nagkabit ng RCB crankcase. Ang dami nilang tanong na kaya siya sira na daw yung RCB crankcase, singaw daw. Dahil nga, may moist ito. Ayan. Ganito daw, ganito. Ganyan daw. Tingnan natin kung sira na nga ba yung RCB crankcase pagka nagmo-moist na. Dami kasing may alam dyan eh. Oops, teka lang. Uy. Sige, sipagsibago mo dyan at hindi ka magme-merienda mamaya. Ah, yung pimerienda namin. Yun po. Ayan. Okay, let's go. Tingnan nga natin. Let's go, let's go. Bali, ito po yung RCB crankcase ko na hindi pa nagagamit. Tara, ibiyahin natin para magka-moist. Para malaman natin kung mawawala ba. A little longer than a few minutes later. Andito na tayo ngayon sa harap ng bahay namin. Ayan, bali, pina-under ko na o pinainit ko na yung makina ni Sniper 150. Snapple. Ayan, bali, ibiyahin natin ngayon. Bali, saan ba ako pupunta? Pupunta ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. Ayan. Para makita natin na magmo-moist, na super moist, na sasabihin na naman ng iba, sira na yan, palitan mo na yan, may singaw yan, wasak na yan, may tagas na yan, nawasak na daw yung coolant pump, kaya humalo na daw yung oil coolant doon sa may langis, palitan na yan. Ayan. Ano nga lang, ito may pinakamalapit, yung hindi daw quality yan kasi puro papogi, pampaporma lang yan. Ayan. Yung kabibili ko lang pero sira na daw. Matitindi. Pero hanggang ngayon umaandar pa, okay pa. Let's go. Pasensya na kayo kung medyo may kalikuta ng ating camera. Wala pa po kasi tayong pambili ng GoPro. So mga gustong magtulong-tulong dyan, baka naman. Ayan. Tiis-tiis lang muna, dadating din tayo dyan. Okay, biyahe na tayo. Biyahe. Oops! Malapit na po tayo sa school. Kulang tayo sa kanan. Humarap-harong pala yung jacket ko. Buwisit na yung jacket. Ayan, nag-rumble-rumblean. Ayan, bali, andito na po tayo. Bali, tingnan natin kung ano na nangyari sa RCB crankcase. Extremely annoying shift. Bali, ito na po yung RCB crankcase natin. Pinatay ko muna yung makina. Kaya, ayan. Sobrang moist. Sobrang napaka-moist. Nasabihin ng iba niyan, sira na yan. Ala, singaw na yan. Napaka-sumipot na sira na yung oil pump niyan. Ayan, humalo na yung oil coolant. Ayan. Bali, para sa simpleng paliwanag lang. Pag yung liquid na initan, nag-e-evaporate. Ngayon, dahil langis yan, hindi naman solid yung langis, liquid yan. Pagka umandar yung makina na initan, yung langis, magsisirculate yan, may initan yung langis. Kaya ano mangyayari?
mag-evaporate yan. Pero hindi naman mawawala yan kasi kulog naman yung ating makina. Simple. Huwag natin siraan yung RCB crankcase. Sa ganda-ganda yun. Diba? Simple. Kaya doon sa mga bibili dyan, huwag na kayong matakot. Kasi normal lang yan. Pero tingnan muna natin pala kung mawawala ba yung pagka-moist niyan. Doon na okay na bahan. Tingnan natin. Many hours later. Bale, andito na po tayo. Nakauwi na tayo sa bahay. Pinapalamig ko na lang po yung ating makina ng Sniper 150 kay CP150 para malaman natin kung mawawala ba yung moist. Hintay-hintay lang tayo. Diyan lang kayo. Standby lang kayo dyan. 15 paranoia field days. Ayan, bali 30 minutes na po ang alipas. Ayan, nabawasan po ba yung moist? Ayan. Konti na lang. Hintay pa ulit tayo ng konti para yung walang-wala na. A little longer than a few minutes later. Bale, nakalipas naman po ang 3 minuto. Ay, 30 minuto. Ayan na po yung nangyari. Walang-wala na po yung moist. May bataan kasi ko dyan sa may loob ng makina. Tagalinis yan. Nililinis niya yun. Ayan po, malinis na malinis. Ayan, kaya sa mga nagsasabing sira yan, mas sira pa yata kayo.